Hi guys, so we are back again with another video. So if you're new, do not forget to like, subscribe, and hit that notification bell beside it so you will be notified for our latest upload. That's all, let's get into the video. Sa video na to, tuturo ko sa iyo ang top 5 scams you need to know before playing Growtopia. Yes, you heard that right. Pwede kang kumita sa game, pero marami ring scam sa game na hindi natin maiwasan. Kaya ginawa ko tong video na to para sa mga beginners at kahit na rin sa hindi beginners para malaman at maiwasan yung mga scam na to. And take note na yung mga scam na nilagay ko dito is yung mga alam ko lang or yung na-experience ko na scam. And siguro yung iba alam mo na dito, pero pag may alam ka pang ibang scams, pwede mo yung ilapag sa comment section below para malaman din ang iba. So without further ado, let's get into the video. Top 5. So yung scam na to is tinatawag kong the palit balota scam. Dahil kagaya pag eleksyon na pinapalitan ng balota, ito naman pinapalitan yung world lock. And usually mga gumagawa nito is yung mga bumibili ng set at mabibilis din yung kamay nila. Yung una, bibilis sila sa'yo ng damit or yung set sa game. And usually, too good to be true yung price na ibibigay nila sa'yo or mas mataas compared dun sa original price ng item. Tapos minsan, naglalagay pa sila ng mas maraming item or parang freebies para matakpan yung world lock. Para hindi mahalata nung bumibili or yung ini-scam nila na pinapalitan na pala nila yung world lock. Kagaya na lang nun. So makikita natin dito na dahil binilisan ko yung pagpindot at hindi ko natinignan kung ilan world lock yung binigay niya, 1 world lock lang yung binigay niya imbes na 10. Ito naman yung point of view ng scammer. And take note pala guys, yung account na ginamit ko dito is account ko pareho. So ginamit ko lang sila para magsilbing example dun sa scam. So makikita natin dito na pinalitan niya yung 10 world lock dapat ng 1. And madali lang naman maiwasan to. Lagi niya lang i-double check at huwag niyo madaliin kapag nagtitrade kayo. Top 4. So yung top 4 natin dito ay sinatawag kong the palit kulay scam. Dahil kagaya pag nagpapalit tayo ng kulay, ganun din yung scam na to. Dahil imbes na yung binibili mong seed yung ibigay niya, yung kakulay na seed at mas mura yung ibibigay niya sa'yo. Gaya na lang ng example dito. So yung binibili ko dito is yung green black seed. Pero yung ilalagay niya dito is ibang seed. Makikita natin dito na imbis na green black seed, grass seed yung binigay niya. Maraming beses na rin ako na-scam dito dahil hindi ko tinitingnan. Pero madali lang naman para maiwasan tong scam na to. Make sure na kapag bibili kayo, lagi nyo i-double check yung bibili nyo. Pwede nyo magawa yun kapag pipindutin nyo yung item na tinitrade sa inyo. Mababasa nyo doon yung totoong pangalan ng item. Kaya dapat lagi nyo yung gagawin. Top 3. So yung scam na to ay sinatawag kong the palit kulay 2.0 scam. Sa scam na to kagaya nung isa, pinapalitan din yung kulay ng seed. Na imbes yung seed na dapat mong bilhin yung ibigay sa'yo, yung seed na kakulay niya lang yung nakalagay. Gaya na lang nang nangyari dito. And usually pala yung background ng seed is kung anong kulay nung seed na yon para hindi mahalata nung bumibili. For example, yung binibili ko dito is green black seed. Pero grass seed yung nakalagay doon sa loob ng green black. At green black yung ginamit niya doon para hindi ko mahalata na iba yon. So paano nga ba maiiwasan to? Personally, para sa akin, mahirap talaga tong maiwasan. Kaya mas maganda na kapag nagdududa ka na doon sa nagbebenta, huwag mo na ituloy yung trade. And mas maganda kapag yung black na nakaharang sa seed is dirt black para makita mo kung ano yung totoong kulay niya. Pero may trick akong ginagawa dito. Usually, nagdadala ako ng seed na bibilin ko or yung totoong seed na bibilin ko at yung kakulay ng seed na yon para makita ko kung totoo ba or scam yung binibenta niya. Top 4. So yung scam na to is tinatawag kong the magic door scam.
Dahil from the word magic door, gumagamit sila ng door dito para makapag-scam. Parang ganito. Example ko lang pala yung dirt dyan dahil wala na akong maisip na item na pwedeng ilagay, kaya dirt na lang. Pero isipin na lang natin na yung dirt dyan ay sobrang valuable. So makikita natin dito na pinapabalik-balik niya tayo dun sa pinto. Which is yung trick kaya nila nagagawa yung scam na to. O diba, hindi ikaw yung owner ng binili mo. So paano nga ba nag-work yung scam na to? So usually, dalawang world yung ginagamit nila dito. Yung unang world is yung original name. Then yung next world is ibay nila or dadagdagan na nila ng isang letter. Pero dapat hindi mahalata yung letter na yon. Kagaya na lang dito, LG Mac yung pangalan ng original world. Pero yung second world, double H na siya. So madali lang naman maiwasan to. Kapag nakita kayo ng ganitong mantitinda, huwag nyo na ituloy yung trade. Dahil most likely, scam yon. Or pwede nyong gawin, isi-click nyo yan. Tapos tignan nyo dito yung pangalan ng world na nandun kayo. Then bumalik kayo dun sa kabilang world. Then tignan nyo kung magkapareho ba yung name. Kapag hindi magkapareho or kapag may isang letter na hindi kapareho, scam yon. Top 5. So ito na yung last scam na nasa list ko, or yung power koi. Hindi to directly scam dahil nakagamit na rin ako ng power koi. And masasabi ko na gumagana siya. Pero paano nga ba to nagiging scam? Nagiging scam lang to kapag naka-download kayo ng fake na power koi, or yung power koi na hindi nang galing dun sa original owner. And most likely, yung power koi na yon is pwedeng ma-access yung account nyo. Kaya mas maganda na i-download nyo siya dun sa original na owner. Pero para sa akin, bawasan na dapat natin ang paggamit nito. Oo, marami siyang benefits at mas mapapadali ang trabaho, pero marami din siyang downside. Kagaya na lamang ng pagbaba ng presyo ng World Locks and Diamond Locks. Dahil ito sa Power Koi at sa iba pang mga script. Isa pang downside ay ang pagdami ng mga bot, kung saan karamihan sa buong server ay puro bot na. At napapabagal nito ang server. Kaya mas maganda na iwasan na natin ito. Ito nga pala yung nanalo sa ating last giveaway. So nilagpasan ko siya dahil walang nakalagay na world. Kaya inulit ko pindutin yung shuffle. Pero ganun din na ulit, wala rin siyang nakalagay na world. Kaya inulit ko na naman na pindutin. Hanggang sa may nanalo na. So yun, congrats sa'yo Tetsu. Make sure pala guys na ilalagay nyo na world is merong lalagyanan ng world lock or mga items. Dahil kapag wala yung lalagyanan, nilalapag ko na lang sa may gilid. And hindi ako sure kung makukuha nyo ba yon o makukuha ng ibang tao. Kaya mas maganda na merong lalagyanan dun. So paano nga ba makasali sa giveaway na to? Madali lang yung mechanics niya para makasali. I-like mo lang yung video, then mag-subscribe ka. Then comment mo lang yung world name mo, then hashtag DOSPOGI. Huwag mo kakalimutan yung hashtag dahil pag wala yun, hindi makakount sa name picker yung name mo. Make sure din pala na yung world na ilalagay mo is may lalagyanan ng world lock or item. Pwedeng display box or donation box na lang ilagay mo. Kasi pag wala yun, pwedeng manakaw yan ng iba. That's all for this video. I hope you enjoyed it. And if you do, please consider subscribing. It's free and it would really help me a lot. That's all. Thank you for watching.